So, hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So, eto, papunta tayo sa baboyan, kahit isa lang yung alaga natin. Tipid-tipid na ang mga magbababoy ngayon kasi wala nang pambahog. So, eto, pag-uusapan natin ngayong araw na to, ilan nga ba guys yung makukonsumo na feeds ng alagang baboy para mapalaki natin ng 85-95 kilos at magkano na ang presyo ng pagkain sa baboy na magagastos natin ngayong 2024. Pag-usapan natin yan dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Naliligo pala si Nabibi. Ito, tamang-tama, may mukbangan dito. Pero punta muna tayo dito sa baboyan. Hello! Ayan, nagsisiming. So, punta muna tayo guys dito sa baboyan. So, ito. Sabi natin, pag-uusapan natin. Ito yung dati natin, baboyan. Meron ditong 40 na baboy, mahigit dati. Pero ngayon, isa na lang muna yung alaga natin. Kasi, wala pa tayong budget. At saka, mababa yung presyuhan guys ng baboy dito sa Bicol. Kaya talagang ano, hindi practical na mag-alaga. Medyo malulugi ka. Talaga pag ano, halos ilang buwan na guys, halos tatlong season, apat na season na, na talagang napakababa, pinakabagsak talaga na presyo ng baboy dito sa Bicol region. Mabuti ngayon guys, December medyo tumataas na, dati 120, 130 yun yung normal na bentahan ng live weight ng patiner, pero ngayon at least 140, 145, 150 kasi nga magdi-December, ayan December na. Pero guys, ang talagang main purpose kung bakit tayo magbablock ngayon is, eto guys, ultra pack na kita ko dun sa katropa natin na pinuntahan dyan sa Goa, Camarines Sur. So, eto pre-starter to ha. Ayan. Eto, pilit, 25 kilograms. Ayan. So, actually guys, hindi pa ako nakasubok ng ultra pack. Actually guys, hindi pa tayo nakaranas na gumamit ng ultra pack. So, ang nagamit natin is Picrolac, Pimeg, Excel, ano pa ba? Basta marami na tayong nagamit. Gumamit rin tayo ng complete. Gumamit rin tayo guys ng target. Yung iba pa, marami pa tayong mga nasubukan. Itong ultra pack guys, gagamit natin example kung paano palalakihin yung baboy gamit yung formula nila. Pero ang pricing na gagamitin natin is yung current market price ng iba't ibang feeds dito sa Pilipinas. Para at least makita natin kung halos parehas din lang naman ang concept yan, di ba? So, halos makita natin approximately magkano ba yung pwede natin gastusin kung mag-aalaga tayo ng baboy ngayong 2024. Pasok na muna tayo dito sa ating baboyan. So, eto, pakilala ko lang itong piglets natin na gagawin natin lumalaga yun na yung baboy. So, pinapaalagaan natin kay Paitulin. So, eto na, pag-usapan na natin mga katropa yung kwento tungkol sa magkano na nga ba ang magagastos natin sa pag-aalaga ng baboy ngayong 2024. So, ito na nga, pakain lang yung pag-uusapan natin ngayon ha. Saka na natin pag-uusapan yung tunay at malakihang gastusan sa negosyo ng pagbaboyan. 2024, gamitin natin guys itong formula ng Ultra Pack. Sabi ng mga katropa natin, itong Ultra Pack talagang napakaganda gamitin sa mga alagang baboy. Talagang super lusog ng baboy. Actually nga, katunayan nga guys, yung pagbisita natin sa isa sa mga katropa natin dito sa Goa, dyan sa may pinaglabanan yung nakaraan. Abangan nyo yung vlog natin, Model Family sa Negosyo ng Pagbaboyan. So dun yung makikita yung resulta nitong Ultra Pack na sinasabi ko mga katropa. At Share ko rin yung link para at least makita ninyo. Tayo, walang karanasan na gumamit ng ultra pack, pero gagamitin lang natin yung way nila ng pagpapakain sa baboy. Ito guys, disclaimer lang. Gagamitin natin guys ito bilang computation kung magkano nga ba ang pwedeng magastos. Pero hindi price ng ultra pack ha, yung current market price ng feeds sa market. So ito na guys, gagamitin natin yung pinak-maximum kasi dito sinasabi ang feed intake ng baboy is mula sa ganito hanggang ganito. Pero usually guys, pag suma total, doon rin tayo papasok doon sa pinakamaraming pinapakain sa baboy. Kaya yung maximum na ng pwedeng ipakain sa baboy ang kukumpute natin at ikukumpute natin yan, mamultiply natin based sa number of days na kailangan pakainin yun. Kung grower, pre-starter, kung finisher, kung
starter man yan. So, i-compute natin doon at ipapakita rin natin yung target weight naman. Ito na guys. Ito na guys, sa pre-starter nga pala guys, is ito na, 0.8 kilograms or halos 800 grams per day multiply by 20 days nating ipapakain yon. So, 16 kilos ang suma total. I-multiply natin, 61 pesos per kilo nito is 976 pesos. Ibig sabihin, kapag pinakain natin yung baboy ng ganun, maaaring tumimbang yung baboy ng 8 to 20 kilograms. Ito na, pagdating naman ng starter period, guys, is 1.5 kilo ang per day ng baboy. So, ito na guys, starter period naman is 1.5 kilo per day. I-multiply natin into 30 days na ipapakain yon. Kaya 45 kilos ang makukonsume ng baboy. Doon sa pag-consume ng baboy na yon is i-multiply natin into 42 pesos and 50 cents ang bawat isang kilo. Kaya gagastos tayo sa starter period ng 1,912. So, sumatotal guys, maaaring umaverage yung baboy ng 20 kilograms hanggang 38 kilograms. Pagdating naman guys ng grower period, 2.2 kilograms ang average ng ipapakain natin na intake ng baboy per day. I-multiply natin, 50 days nating pakakainin yung baboy ng ganon. Kaya 110 kilos ang makukonsume ng baboy sa loob ng grower period. I-multiply natin into 40 pesos and 50 cents kada kilo yung grower. Kaya 4,455. By the way guys, itong grower, ito yung panahon na may pinakamarami tayong pinapakain sa baboy dahil ito rin yung panahon na yung baboy mabilis na lumaki. Inaasahan natin na kapag pinakain natin sa loob ng 50 days, mag-a-average yung baboy ng 38 kilos hanggang 80 kilos. Depende yan sa pag-aalaga guys ha. At pagdating naman guys ng finisher period, 2.5 kilos per day, i-multiply natin into 15 days, kaya 38 kilos ang makukonsume ng baboy. Kaya 39.5 naman ang price, i-multiply natin into 38 days, kaya 1,501 at ito na nga 80 to 95 kilos naman ang target natin. So ito na, pag-usapan na natin magkano yung gastos. Ito na guys, sa pre-starter period is gagastos tayo ng 976 pesos. Sa starter period naman 1,912, sa grower period 4,455 at 1,501 naman sa finisher period. Ibig sabihin, pre-starter period is 20 days nating pakakainin yung baboy ng starter, pre-starter. Sa starter naman is 30 days, sa grower 50 days at 15 days naman pagdating sa finisher. So, matotal guys is 8,844 sa feeds pa lang. So, ibig sabihin guys, ngayong 2024, feeds pa lang napakain sa baboy, 8,844 na ang pwede nating gastusin sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo o YouTube channel. Sama-sama tayong matuto at magnegosyo. At syempre, inaasahan natin na ngayong 2024, kikita na itong mga katropa nating magbababoy. Sana lang tumaas na ang presyuhan guys ng baboy para at least lahat kumita. Hanggang sa muli mga katropa, good luck sa negosyo ng pagbababoyan. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.